Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Amara Given G. Penedondo. Ngayon araw na ito ay mayroon po ako sa inyong ikukwento. Ang pamagat ng kwentong ito ay tungkol sa ang sakim na aso. Handa na po ba kayong makinig? Magaling! Tara, umpisahan na natin. Ang sakim na aso. Isang araw, mayroong isang asong nagangalang Max. Noong araw na iyon, napag-isipan niya maglibot. Sa kanyang pamamasyal ay nakakita siya isang butong. Tumingin si Max sa paligid, ngunit wala siyang nakitang sino man na maaaring magmay-ari ng buto. Kaya naman, dali-dali niya ito kinuha at kumaripas ng takbo. Matapos niyang tumakbo, ay hindi na makapaghintay si Max kainin ng buto. Nagsimula siya maghanap ng tahimik at kalmadong lugar kung saan niya pwedeng kainin ng buto nang walang manghihingi sa kanya. Kalaunan ay nakarating siya sa isang ilog na may tulay na gawa sa kahoy at ito ay kanyang tinawid. Habang siya'y tumatawid, ay napatingin siya sa tubig ng ilog at nakita niya ang larawan ng kanyang sarili. Inakala ni Max na ang asong nasa refleksyon ay ibang asong may buto sa bibig at ang mamang na aso ay napuno ng kasakiman. Ginusto ni Max ang butong ng asong nakita niya. At upang hamunin ito, ay tinahulan niya ang kanyang refleksyon. Ngunit pagkabukas pa lamang niya ng kanyang bibig, ay nahulog sa ilog ang butong nasa bibig niya. Galit na galit si Max nang malaman niyang nawala niya ang kanyang butong. Sa pagsubok niya makuha ang hindi sa kanya, ang sakim na aso ay nawala kung ano ang meron siya. At dito na ay tatapos ang kwentong ang sakim na aso. Paalam!